Magandang umaga po, Bayang Taguig. Minsan pa tayo po ay magsama-sama sa programang ito ng Source of Strength. Alam niyo po, wika ng Biblia. Pinagpala daw po ang bayan ng Diyos ang Panginoon. Kaya nga kay palad natin sa bayan ito, sapagkat ang ating mga namumuno ay nagtitiwala sa Diyos. At ganun din naman tayong mga nakikinig. Marapat lang po na patuloy tayong magtiwala sa Panginoon sapagkat ito na lang ang tanging nating pag-asa upang mapaglabanan, malampasan ang lahat ng dinaranas natin ngayon. Pero mabuting balita, meron pong Diyos na nakakakita sa atin, meron pong Diyos na handang tumulong at umagapay sa atin. Sa ating pagpapatuloy, tayo po'y manalangin muna. Aming Diyos, aming Ama, kami po'y dumudulog sa iyo upang hilingin ang gabay at basbas mo na sa aming pag-aaral, pagbubulay ng iyong salita, masumpungan namin ang mga pagpapala na magagamit namin sa pang-araw-araw sa pamumuhay na ito. Ikaw ang Diyos na aming pinagkakatiwalaan at aming pinasasalamatan. Ito po ang aming samagdalangin sa ngalan ni Kristong Jesus. Amen. Nais ko pong basahin sa inyo ang aklat ng Hebreo 4:16, ganito po ang nakasaad. Kaya't huwag na tayong magatubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos. At do'y kakantang natin ang habag at kalinga sa panahon na kailangan natin ito. Purihin ang pagkabasa sa salita ng Panginoon na siyang tunay na pwede nating pagkunan ng ating kalakasan. Alam niyo po, sa mga pagkakataon na tayo po ay humaharap sa mga suliranin, in times of troubles, trials, and trespasses, sino po ba ang pwede natin lapitan? Sino po ba ang pwede natin pagkatiwalaan? Hindi po biro yung mga pinagdadaanan natin sa panahon na ito. Ano po? Kasi first time sa ating kapanahunan na naranasan natin ito. Lahat tayo ay mistulang nangangapa sapagkat hindi natin alam bakit nangyari ito. Pero gayunpaman, mga minamahal, hindi po nagkulang ang salita ng Panginoon o ang Diyos mismo. At kung tayo magtitiwala lamang, ang susi nga po yung pagtitiwala. Alam niyo po, ang lahat ng ito ay magkakaroon ng kaliwanagan. Ang lahat po ng ito ay magkakaroon ng kasagutan. At yun lang naman talaga ang kailangan nating gawin. Sa paglapit natin sa Panginoon, kailangan bitbit natin lagi ang pagtitiwala. Pag sinabi pong pagtitiwala, ito po yung walang pag-aalinlangan o hindi nagbabaka sakali lamang o parang suntok sa buwan. Hindi po ganun. Importante po na yung ating pagtitiwala sa Panginoon ay nanggagaling sa ating puso. Sabi nga nila, ang pananampalataya daw po, yung naniniwala ka sa mga bagay kahit hindi mo pa nakikita. So, sa panahon ito, gaya ng aking tanong kanina, sino pwede natin lapitan? At sino ang ating pwedeng pagkatiwala? Sinabi ko rito sa ating binasa sa Hebreo 4:16, sa mga ganitong pagkakataon, ano po, ay sabi ng Panginoon, huwag daw tayong mahiya, huwag tayong magatubili na lumapit sa trono ng mahabaging Diyos. Ang habag ng Diyos ay gayon na lamang. Alam niyo po, yung pagsinta ng Diyos sa atin ay gayon na lamang. Kung yung kanyang bugtong na anak na si Jesus ay binigay sa atin. At kung tayo mananampalataya kay Kristong Jesus, sabi nga ng Panginoon, hindi na daw po tayo mapapahamak bagkos meron tayong buhay na walang hanggan. So, sa pagkakataon na ito, samantalahin natin bayan. Samantalahin natin ang pagkakataon kasi binibigyan tayo ng karapatan ng Diyos. Meron tayong access na lumapit sa biyaya ng kanyang trono. At dapat po, boldly, nandun yung ating faith, hindi tayo matatakot, hindi tayo mangangamba na samantalahin ang pagkakataon. Ang sabi, kakantang daw natin yung habag ng Panginoon.
di lamang yung habag, maging yung kanyang pagkalinga sa atin. Ito ay magagamit natin sa panahon na ito na sadyang kailangan natin. Alam niyo po, sobra-sobra, sapat-sapat, sagana ang biyaya ng Diyos. Huwag po tayong mahiya, huwag tayong matakot. Kung minsan may mga attitude tayo na parang napakadali para sa atin ihingi ng tulong ang iba. Kung minsan nadadala rin natin yan sa panalangin, mas napakadali para sa atin ipanalangin ng iba. Pero ang tanong, kapag yung sarili na natin tila nakaham, na parabagang iniisip natin, hindi na lang, baka hindi naman tayo sasagutin, baka mapahiya lang. Alam niyo po, hindi ganun. Ang sabi ng Panginoon, lumapit tayo. Lumapit tayo sa pagkakataon na ito upang sa panahong ito na kailangan natin ang ayuda, ang biyaya ng Panginoon, pakinabangan natin. At huwag po tayong mag-alinlangan. Ang Diyos na po mismo nagsabi. Ulitin ko ang sabi niya, huwag na daw tayong magatubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos at doon ay kakampan natin ng habag at kalinga sa panahon na kailangan natin ito. At kailan yon? Kailan yung panahon na yan? Ito na po yun. Napapanahon na na lahat tayo, bayang Tagig, sama-samang magtiwala sa Panginoon. Huwag tayong manghinawa. Ipagkatiwala natin sa Kanya. Ang lahat, anuman yung mga troubles, trials, and trespasses natin pinagdadaanan. Gaya ng aking paulit-ulit na sinasabi, ang mabuting balita, handa ang Panginoon na tugunin ang lahat ng ating pangangailangan. Purihin ang mensaheng ito ng ating Panginoon at hayaan niyong managana ito sa inyo. Mga minamahal, ngayon po, dadako tayo sa panalanginan. Kung kayo po ay naniniwala na makapangyarihan ang panalangin dahil sadya naman makapangyarihan din ang Diyos na tumutugon nito. Inanyayahan ko po kayo na samahan niyo ako sa maiksing panalangin na nagtitiwala sa Diyos. Ano man ang suliraning kinakaharap ninyo, kung ito man ay sulariling pampamilya, pangkabuhayan, o pangkalusugan, ipagkatiwala natin sa Panginoon. Samahan niyo po ako sa panalangin ito para sa inyo. Manalangin tayo. Dakilang Diyos, kami po ay dumudulog sa iyo. Nagtitiwala, nagpapasalamat na mayroon kang mga salita na sapat at pwede namin panghawakan lalo na sa mga panahon na ito'y kailangan namin, Panginoon. Maraming salamat, dakilang Diyos, nandiyan ka. Maraming salamat sa anumang oras pwede kaming tumawag sa iyo, humiling sa iyo, humingi sa iyo. At ito nga po ang aming ginagawa ngayon. Dalangin ko, Lord, basbasan at pagpalain mo ang bayang Tagig. Kung sila man ay may karamdaman, hayaan mo ang kagalingan, Panginoon, ay manahan sa kanila. Dakilang Diyos, ikaw ang kinikilala namin dakilang manggagamot. Batid ko na hindi maiksi ang iyong kamay para abutin kami. Hayaan mong dumaloy ang kalakasan at kagalingan sa amin. Awang Diyos, patuloy din namin itinataas sa iyo ang bayan na ito, maging ang mga lingkod bayan. Pinasasalamatan namin at pinagkakatiwala namin sa iyo ang aming minamahal Speaker Alan Peter Cayetano, ang aming Congresswoman Larnie Cayetano, ang aming butihing Mayor Lino Cayetano. Patuloy mo silang bigyan, Panginoon, ng kalakasan, talino, na kanilang gagamitin sa pang-araw-araw, Panginoon, lalo na po sa pakikisalamuha sa bawat tao. Kasama ng aming Vice Mayor Ading Cruz at ang mga konsehal ng una at ikalawang distrito, itinataas namin sila sa iyo. Tinataas ko rin sa iyo, Panginoon, ang aming mga kawaning. Dalangin ko, patuloy mo po rin gabayan. Hayaan mo, Panginoon, may kagalakan kami. Natukdin ang aming tungkulin
Una, para sa bayan. At para sa bayan ay para sa Diyos. Maraming salamat po, Panginoon. Sa iyo namin binabalikan lahat ng papuri, pagsamba, pasasalamat. Ito po ang aming samot dalangin sa ngalan ni Kristong Jesus. Amen.